kilala ang The Aristocrat Restaurant dahil sa masasarap nilang pagkain, lalo na ang chicken barbecue at Java rice. Sa loob ng mahigit 8 dekada ay isa ang Aristocrat sa pinakasikat at pinakamatandang Filipino restaurant sa bansa. At sa likod ng tagumpay nito ay ang nakakabilib na kwento na nagsimula sa isang love story. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng The Aristocrat Restaurant at ang mga bagay na dapat niyong malaman tungkol sa taong nasa likod nito. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Aristocrat sa bayan ng Nabotas, kung saan parehong ipinanganak si Ingracia Cruz o Asyang at Alexander Reyes o Alex. Si Asyang ay pang-apat sa mga anak nina Luisa at Francisco Cruz. Bata pa lang ay naranasan na niya ang hirap ng buhay ng kanilang pamilya. Sa murang edad ay kasama na siya ng mga kapatid sa pagdadaing ng isda at pagbobote ng bagoong. Tumutulong din siya sa maliit nilang karinderya. Nakapag-aral naman si Asyang, pero hanggang grade 4 lang ang natapos niya. Si Alex Reyes naman ang pang-apat na anak nina Andres at Teresa Reyes. 6 na taon pa lang noon si Alex nang umalis ang pamilya nila sa Nabotas. Lumipat sila sa munisipalidad ng Estancia sa Iloilo, kung saan nagtrabaho ang kanyang ama bilang mangingisda. Gaya ni Asyang ay naranasan din ni Alex ang hirap ng buhay. Bago pumasok sa eskwela ay tinutulungan niya muna ang ama na ibenta ang mga nahuli nitong isda. Pero bata pa lang ay napagtanto na ni Alex ang kahalagahan ng edukasyon, kaya sa kabila ng hirap ng buhay ay pinilit niyang makatapos ng pag-aaral. Lumipat siya sa Negros para makatapos ng high school. At di kalaunan ay lumipat uli siya sa Maynila para mag-aral sa UP College of Law. Dito ay pumasok siya sa iba't ibang trabaho para masuportahan ang pag-aaral. Sa Maynila unang nagtagpo ang landas nina Alex at Asyang. Naging border nila Asyang ang noon ay estudyanteng si Alex. Magkaibang magkaiba ang tahimik at mahiyaing si Alex at ang masayahin at madaldal na si Asyang. Pero hindi ito naging hadlang para magkagustuhan ang dalawa. Para maipahayag ang nararamdaman ay ginawa ni Alex si Asyang ng mga tula ng pag-ibig. Si Asyang naman ay dinadalhan ng mga espesyal na lutong pagkain si Alex. Patuloy pa na lumalim ang pag-iibigan ng dalawa hanggang sa nagdesisyon na silang magpakasal sa huling taon ni Alex sa universidad. Naniniwala si Asyang na naghahatid ng swerte sa kanilang buhay ang kanilang mga anak. Kasabay ng pagsilang ng kanilang unang anak ay ang pagpasa ni Alex bilang pang-apat sa bar exam. Dahil dito ay patuloy na lumaki ang pamilya ng dalawa hanggang sa nagkaroon sila ng 13 anak. At para makatulong sa asawa na noon ay nagtatrabaho sa gobyerno, ay naisip ni Asyang na pagkakitaan ang hilig sa pagluluto at magtayo ng maliit na karinderya. Kaya noong 1928 ay sinimula ni Asyang ang sarili niyang karinderya sa ibaba ng kanilang bahay sa ermita sa Maynila. Tinawag niya ang kainan na Lapu-Lapu na kinuha mula sa pangalan ng kauna-unahang bayaning Pilipino. Ginawa niyang Pinoy na Pinoy ang disenyo ng kainan at karamihan ng mga niluluto niya ay mga pagkaing Pilipino. Sakto naman na malapit sa bahay nila ang St. Teresa's College, Manila. At dahil sa sarap ng luto ni Asyang ay sumikat agad sa mga estudyante ng St. Teresa's College ang karinderya. Ito rin yung panahon na karamihan ng mga kainan ay puro western food ang inaalok. Pero mas pinili ni Asyang na iluto para sa mga customer ang mga mas alam niyang lutuin na mga pagkaing Pinoy. Nakilala ang Lapu-Lapu sa mga specialty gaya ng dinuguan at puto, pansit luglog, lumpiang ubod at aros kaldo. Sikat na pa siya lang pampamilya noong 1930s ang Luneta. Ito yung mga panahong wala pang mga mall sa Maynila. Kaya tuwing Linggo ay punong-puno ng tao ang pasyalan. At isa ang pamilya ni Alex at Asyang sa mga madalas na nagpipiknik noon sa Luneta.
Para sa kanilang baon ay gumagawa si Asyang ng mga sandwich na ang mga palaman ay adobo at fried fish fillet. At dahil malaki ang pamilya ay marami ang mga ginagawa niyang sandwiches. Kaya kapag nakakakita si Alex at ang kanyang mga anak ng mga kakilala ay nabibigyan din nila to ng sandwich. Ito ang nagbigay inspirasyon kay Asyang na gawing negosyo ang kanyang adobo sandwich. Usong-uso nun sa Luneta ang mga rolling stores na nagtitinda ng mga hotdog sandwiches. Nagpresenta naman ang manliligaw ng kanyang panganay na babae na si Teresita na gamitin ang luma nitong sasakyan para sa itatayo niyang canteen on wheels. Nang simula ay balak niyang tawaging Andis ang kanyang food truck na mula sa pangalan ng panganay na anak na lalaki. Pero hindi ito nagustuhan ni Andy na noon ay nag-aaral sa isang pangmayamang eskwelahan. Nakatunog naman si Asyang sa totoong dahilan kung bakit ayaw gamitin ng anak ang kanyang pangalan para sa itatayong tindahan. Kaya pagalit niya itong tinanong ng, "Bakit? Nahihiya ka ba sa mga aristokrata mong kaklase sa Ateneo?" At mula nga sa tanong na to, ipinanganak ang magiging iconic na pangalan ng rolling store na tinawag nilang Aristocrat. Kasabay ng pag-udlad ng mga negosyong sinimula ni Asyang ay ang pag-angat ng posisyon ni Alex sa gobyerno. Nagsimula siya bilang legal clerk sa Municipal Court ng Maynila hanggang sa maging kauna-unahang Solicitor General ng Pilipinas at di kalaunan ay naging Associate Justice pa ng Supreme Court. Dahil sa pag-angat ng posisyon ng asawa ay dumami rin ang mga pagtitipon na ginanap sa bahay nila Asyang. At dito nga mas lalo pang nakilala ang sarap ng kanyang mga luto dahil sa mga inihahanda niyang pagkain para sa iba't ibang mga kilalang politiko at mga maimpluwensyang kaibigan ng asawa. Nagpatuloy naman ang tagumpay ng rolling store ni Asyang na Aristocrat. Naging kilala tong tindahan ng masasarap na merienda na lumilibot sa Luneta at iba pang mga kalapit pook sa Maynila. Makalipas nga lang ang 2 taon matapos simulan ang kanilang food truck noong 1936 ay nakaipon na ang mag-asawa ng kapital para makapagtayo ng isang permanenteng restaurant. Kaya noong 1938 ay itinayo ang unang restaurant ng pamilya sa Dewey Boulevard na ngayon ay kilala na bilang Rojas Boulevard sa Maynila. Sa simula ay tinawag nila ang restaurant na Admiral Dewey at ang harapan nito ay dinisenyo nila na magmukhang barko. Pero nang matapos ang restaurant ay bumaha ang reklamo mula sa US Embassy. Kaya napilitan ang pamilya na tanggalin ang harapan na disenyo at tawagin na lang ang restaurant na The Aristocrat, kapareho ng rolling food store nila kung saan sila unang nakilala. Naging matagumpay ang unang Aristocrat restaurant sa Rojas Boulevard. Sa sobrang tagumpay nga nito ay ito ang naging pinakamalaking restaurant sa Maynila noong 1950. Dahil dito ay nakapagbukas pa sila ng isa pang branch ng Aristocrat sa Cubao. Nagkaroon din sila ng apartment hotel sa Ermita at isang beach resort sa Las Piñas. Sa beach resort nagsimula ang isa sa pinakasikat na produkto ng Aristocrat. Nagkaroon kasi ng problema noon si Asyang nang mapansin niyang inuuwi ng ibang customer ang mga kubyertos ng beach resort. Dahil dito ay naisip niyang tuhugin ng stick at ihawi na lang ang kanilang mga manok para mabawasan ang paggamit ng mga kubyertos. At dito na nga ipinanganak ang sikat na chicken barbecue ng Aristocrat. Kapares ang espesyal na Java sauce at Java rice, ang chicken barbecue ang isa sa naging bestseller ng Aristocrat. At dito na nga nagsimula ang matagal ng pamamayagpag ng Aristocrat bilang isa sa pinakasikat na restaurant sa Maynila. Noong 2013 ay opisyal na kinilala ng National Historical Commission of the Philippines ang Aristocrat bilang isang makasaysayang lugar at ginawaran ang restaurant nito sa Rojas Boulevard ng isang historical marker. Noong July lang ng nakaraang taon ay nakasama ang Aristocrat sa 150 most legendary restaurants in the world ng Global Food Guide na Taste Atlas. Nasa number 108 ang Aristocrat sa listahan at ayon dito ay ang lumpiang Shanghai daw ang pinaka-iconic na putahe nito. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghahatid ng Aristocrat ng masasarap na lutuin para sa mga Pilipino. Maliban sa original nilang restaurant sa Rojas Boulevard na bukas 24 oras, ay may mga Aristocrat na rin sa mga mall gaya ng SM at Robinsons. Nagdagdag din sila ng 6 na bake shop na tinawag nilang The Aristocrat Bake Shop. Kayo ba mga kasangkay? Nasubukan nyo bang kumain sa Aristocrat Restaurant?
Ano yung mga paborito nyong pagkain dito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Kinikilala ngayon si Ingracia Cruz Reyes o Aling Asyang dahil sa malaking ambag niya sa pagpapalago at pagpapaunlad ng sining ng pagluluto at pagkain sa Pilipinas. Marami nga ang kumikilala sa kanya bilang Mother of Filipino Cooking. Noong panahon ng Hapon ay isa si Asyang sa nagpasikat ng banana chips bilang dessert dahil na rin sa kakulangan ng mga supply ng mga ingredients ng mga panahon na yon. Marami pang mga makabagong ideya na ipinakilala si Asyang sa Pilipinas mula sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Gaya na lang ng flying saucer na nadiskubre niya sa Boston, pati na rin ang chicken in a basket na nadiskubre niya naman sa Broadway. Si Asyang din ang nagpasikat ng isa sa pinakapaboritong merienda nating mga Pinoy, ang turon. Bilang pagkilala sa ambag niya ay ginawaran din ng historical marker si Asyang. Pinarangalan din siya ng commemorative stamp at ipinangalan sa kanya ang isang kalye sa ermita. Pero hindi tumigil kay Asyang ang pagmamahal ng pamilyang Reyes sa industriya ng pagkain. Dahil ang mga sumunod na henerasyon ng mga Reyes ay nagkaroon din ng kanya-kanyang ambag sa kaalaman at pagka-eksperto sa larangan ng pagkain. Unang-una na ang panganay na babae ni Asyang na si Teresita Reyes. Siya yung may manliligaw na nagpahiram ng lumang sasakyan kay Asyang para simulan ang rolling store ng aristokrat. Si Teresita Reyes ang inspirasyon sa sikat na brand ng mga pampalasa at sausawan na Mamasitas. Sinimulan ang kumpanya ng kanyang anak na si Clara Reyes Lapus at ang asawa nito na si Bartolome Lapus. Dalawang apo naman ni Asyang ang nagtayo ng mga sister restaurant ng aristokrat. Itinatag ni Frank Reyes ang Reyes Barbecue, samantalang isang apo pa ni Asyang ang nagtayo ng Alex III Restaurant bilang pagpupugay sa kanilang lolo na si Justice Alex Reyes. Isa pa sa mga nakilalang apo ni Asyang ay ang cook, food writer at ang self-proclaimed adobo queen na si Nancy Reyes Lumen. Malayo na nga ang narating ng aristokrat na nagsimula lang sa kwento ng pag-iibigan ni Alex at Asyang. Nagpatuloy ito sa pagmamahal ni Asyang sa kanyang mga anak at ang pagmamahal niya sa mga lutuing Pilipino. Tunay na nakagawa ang mag-asawang Alex at Asyang ng isang lugar kung saan hindi lang makakakain ng masarap, malinis at mura ang mga Pinoy, kundi mararamdaman din nila na para silang mga tunay na aristokrata. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng aristokrat? Pakishare naman ng mga kwentong aristokrat ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Happy New Year sa inyong lahat at thank you for watching.